Kamusta kadalisay? Sa ngayon, ang tatalakayin natin ay kwento mula sa Biblia. Ang pamagat ng ating unang kwento ay ang Diyos ay nagsimulang gumawa. Pero bago po tayo mag-umpisa, at kung bago pa lang po kayo sa aming channel, huwag pong kakalimutan na mag-subscribe. I-click ang notification bell para update po kayo sa mga susunod na video. At kung meron po kayong gustong ipakwento, mag-comment lang po sa ibaba ng video nito. At ito'y aking pupusuan at tatalakayin sa susunod na video. Unang kwento, ang Diyos ay nagsimulang gumawa. Lahat na mabuting bagay na nasa atin ay galing sa Diyos. Ginawa niya ang araw para magliwanag kung araw, at ang buwan at mga bituin para magliwanag kung gabi. Ginawa din niya ang lupa para tirahan natin. Pero hindi ito ang unang ginawa ng Diyos. Alam mo ba kung alin ang una? Ginawa muna niya ang mga anghel. Hindi natin sila nakikita. Kung paano hindi natin nakikita ang Diyos, ginawa niya ang mga anghel para tumirang kasama niya sa langit. Ang unang anghel na ginawa niya ay espesyal. Tinulungan niya ang Diyos sa paggawa ng iba pang mga bagay, pati na ang lupang ito. Ano ang hitsura ng lupa noon? Noong una, walang pwedeng mabuhay sa lupa. Lahat ay natatakpan ng tubig. Kaya inihanda ng Diyos ang lupa para sa atin. Ano ang ginawa niya? Bueno, una ay pinarating ng Diyos sa lupa ang liwanag na nagmumula sa araw, kaya nagkaroon ng araw at gabi. Pagkatapos ay pinalitaw ng Diyos ang lupa sa ibabaw ng tubig. Sa umpisa ay walang laman ng lupa, kamukha ito ng larawang nakikita mo. Wala pang mga bulaklak, puno, hayop. Wala pa rin mga isda sa dagat. Marami pang dapat gawin ang Diyos. Jeremiah chapter 10 verse 12. Kanyang ginawa ang lupa sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kanyang itinatag ang sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang karunungan. At kanyang iniladlad ang langit sa pamamagitan ng kanyang pagkaunawa. Colossians chapter 1 verse 15 to 17. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita ang panganay ng lahat ng mga nilalang, sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay, sa sangkalangitan, sa sangkalupaan, ng mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. At siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa kanya. Genesis chapter 1 verse 1 to 10. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasaibabaw ng kalaliman, at ang espiritu ng Diyos ay sumasaibabaw ng tubig. At sinabi ng Diyos na magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. At na nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti, at hiniwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw, at tinawag niya ang kadiliman na gabi, at nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. At sinabi ng Diyos na magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig, at maghiwalay ang tubig sa kapwa tubig. At ginawa ng Diyos ang kalawakan at iniwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan sa tubig na nasa itaas ng kalawakan, at nagkagayon. At tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit, at nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw. At sinabi ng Diyos, mapisan ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako, at lumitaw ang katuyuan, at nagkagayon. At tinawag ng Diyos ang katuyuan na lupa, at ang kapisanan ng tubig ay tinawag niyang mga dagat, at nakita ng Diyos na mabuti. Sana nagustuhan niyo ang kwentong ating tinalakay, ang kwentong tungkol sa Biblia. Abangan ang karugtong ng kwento tungkol sa Biblia.
At kung meron po kayong gustong ipakwento o ipatalakay, mag-comment lang po sa ibaba ng video na ito. At ito'y ating tatalakayin sa susunod na video. At kung bago pa lang po kayo sa aming channel, huwag pong kakalimutan na mag-subscribe. I-click ang notification bell para update po kayo sa susunod na video. At laging tatandaan, kung may wastong kaalaman, ito ay gabay tungo sa pagbabago at kaunlaran.